Kalima ng Disyembre, Huwebes sa unang linggo ng Adbyento, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng langit. Kaya kung may nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito, matutulad siya sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas, ngunit hindi nagiba ang bahay sapagkat itinayo ito sa batuhan. At ang sinumang nakaririnig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, matutulad siya sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas at bumagsak ang bahay at kay laking kapahamakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang sinumang nakaririnig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, matutulad siya sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin. Sa webpage ng God's Little Acre, isang hindi nakikilalang driver ng taxi ang nagkwento ng maisakay niya isang gabi ang isang matandang babae na nasa 80 taong gulang na nagpapahatid sa ospital. Habang nasa daan, nagsalita ang matanda, "Wala na akong pamilya." Sabi ng doktor, "Kakaunti na lamang ang panahon ko sa buhay." Kita ng driver ang nangingilid na luha sa mga mata ng matanda. Pasimpleng inihinto nito ang metro ng taxi. Marami silang dinaanan sa loob ng 2 oras. Sa isang building kung saan daw nagtrabaho bilang elevator operator ang matanda. Sa isang lugar kung saan tumira ang matanda at ang kanyang asawa noong bagong kasal pa sila. Sa isang paggawaan ng mga muebles na dating ballroom daw. At tumihinto rin sila sa isang lugar kung saan tahimik na nagmamatiyag lamang ang matanda. Nang mapagod ang matanda, dumiretso na sila sa ospital. Doon, nagbayad ang matanda. Subalit hindi ito tinanggap ng driver. Niyakap ng matanda ang driver at sinabing, "Pinasaya mo ang isang matandang katulad ko." Nang nasa kalsada ng muli ang driver, nadaman niyang mahalaga ang kanyang ginawa. Sabi niya, "Madalas, iniisip natin na umiikot ang mga buhay natin sa mga engranding pangyayari. Subalit, hindi natin namamalayan na nababalot sa mga mumunting bagay ang mga engranding pangyayari." Pagsasagawa, araw-araw nating isabuhay ang salita ng Diyos. Hindi kailangan maging malaking pangyayari ang maganap upang tuparin ang kalooban ng Diyos.